para ho sa ating mainit na balitaktakan ngayong umaga. Makakasama po natin si PIDEA Director General Arturo Cacdac. Ito't makakasagot na siya doon sa mga binitiwang mga bintang kahapon ni Agent Morales. Ayan, ha? Good morning po, Secretary. So doon sa mga kababayan natin, no? Gusto niyo makabahagi dito, napanood nyo kahapon, ito na po sa ating harap ngayon, si Director General Arturo Cacdac. Pwede na ho kayong makabahagi sa amin. Una sa lahat po, ako ngayon lang uli kayo humarap sa camera. Ano, after yung inyong madamdaming paglalahad ng damdamin doon po sa inyong tanggapan? Opo, ako po ay nagpapasalamat, Ma'am, Ma'am Susan at Sir Joel, at ako po inyong inanyayahan sa inyong programa upang may paliwanag ko po kung anong ginagawa ng PIDEA upang sa ganun malaman po ng ating mga kababayan na tayo naman po ay hindi nagpapabaya sa ating tungkulin. Isa-isa daw, piso-piso lang daw ko kayo kung manghuli ngayon. Magwala nung kayo yung maupo, wala daw mga laboratorio, walang malalaking mga isdang nahuhuli, Direktor. Iisa-isahin po natin. Sige po. Yun po kasing yung sa laboratory, ang pinagbilin po sa atin sa taas ay dapat pong asikasuhin natin yung supply. Kaya po, dalawa po yung pinanggagalingan ng problema natin, yung Shabu po tsaka yung marijuana plantations. Doon po sa Shabu, meron po tayong effort dyan. Dalawa na po yung targets ng raid ng PIDEA within 3 months ho nang ako'y nag-assume. Hindi lang po tayo pinalad, nag-negative po yung first target na sinupervise po ng ating ASEC Lemos ang operation. Nag-negative din po yung second target natin na sinupervise naman po ni ASEC Orbe. Meron pa po tayong tatlong targets. Yun pong isa, na-terminate po yung target dahil po yung mga personalities, mga Chinese ho, nalipat na po sa National Bilibid Prison. Kaya po, sinuspend na muna namin yung operation na yon. Meron pong isang target naman po ay yun pong asset po ng Special Enforcement Service namin. Yung action agent mismo namin ay napatay. Kaya kami po ay humahanap ngayon ng magagamit ulit. Napakadelikado po kasi nitong trabaho nito. At yung isa naman po ay yung asset po na yung action agent naman po ay umuwi po ng lalawigan bago mag-eleksyon. Hanggang ngayon po hindi pa po bumabalik. So, hindi po natuloy yung tatlo, pero meron pa po kaming mga inaasikaso dahil yun naman po talagang aming hinahanap. Ngayon po, doon naman po sa marijuana eradication, sunod-sunod po yung ating eradication operation. Ito nga pong huli, nakakuha po tayo sa Kalinga ng 156 million worth of marijuana. Ito po'y pinangunahan ng ating director doon, si Director Ricardo. Tinulungan po tayo ng PNP at saka ng Armed Forces of the Philippines. Noon pong ilang buwan nakakalipas, meron din po rito sa boundary ng Benguet, La Union at Ilocos Sur, kung saan mahigit 100 million din po yung marijuana na uproot natin. Overall po, yung mga nare-recover ho natin sa halaga ng drugs ay 1.2 billion na po. Magwala nung kayong maupo? Opo. Yun pong sa Shabu, kailangan po maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba yung hinaharap natin problema. Kasi po, tatlo na po yung ma-identify natin grupong nag-ooperate sa Pilipinas. Unang-una po yung Chinese and Chinese-Filipino drug syndicates. Meron na rin po tayong tinatawag na African drug syndicates. Ito po yung bumibiktima ng mga kababayan natin. Ginagawa silang courier. Drug courier, okay. Opo. Sila po, yung tapos po nabibiktima yung ating mga kababayan. Ito po yung mga nagdadala ng drugs sa ibang bansa. At yun naman po mga dayuhan, yun naman pong ginagamit para ipasok naman ng drug sa atin. Okay. And then napapasukan na rin po tayo ng may mga drug personalities na po sa Mexico tayong nababalitaan na pumapasok sa Pilipinas. Kaya po yung sa Chinese-Filipino drug syndicates, may effort po tayo dyan. Di naman po natin pinababayaan yan. Mula nung, walang buwan na kayo sa pwesto, ano po, Director? Opo. This is my 9th month po. 9th month, opo. Kasi parang dati po natatanda ko, hindi na sa termino nyo, yung mga Shabu Lab, ngayon ba may mga ganun po tayo, accomplishment? Sa ngayon po nga, ang nangyayari po isa, kasi po yung may nahuli po ba o wala, tatapatin ko po kayo. Wala. Wala pa. Sa ngayon po wala pa, pero may effort po tayo dyan. Pinaliwanag ko nga po, nag-negative po yung dalawa, yung tatlo po na terminate. Pero may mga ongoing projects po tayo. Kasi yung mabigat pong sinasabi nito si Agent Morales, ayaw nyo raw siyang kausapin. Kasi para sabihin niya sa inyo, eto, may mga... Meron na tayong mga case build-up na nabubuo para mahuli yung mga sindikato niya. Ayaw nyo daw siyang bigyan ng pagkakataon na magkausap. Di ba kayo nagkausap? Meron po kasi tayong regional director.
I would like my personnel to follow the chain of command. Hindi ko po pwede lahat ng tao na gustong makipag-usap sa director. Mm-hmm. Eh kasi po, kailangan po may completed staff action yan eh. Mm-hmm. Tinatanong ko nga po ang ating regional director ngayon sa National Capital Region, mm-hmm, si Attorney Jacka de Guzman. Mm-hmm. Binabanggit ba sa'yo kung ano yung grupo na sinasabi niya na target? Mm-hmm. Wala naman daw pong binabanggit. Kaya nga ako po kahapon, nag-issue na po ng memorandum si Director de Guzman sa kanya. Mm. Tinatanong siya, ano bang grupo yung sinasabi mo na dapat targetin? Kasi nga po eh, kung galing din po sa files namin yan, meron din po kaming kopya niyan. Ito dahil pumutok na po at si Agent Morales nagsasalita na at siyempre kahit papaano po damaging sa ahensya. Ano po, nagkakaroon ng ano sa hinala, ano? Tamang hinala at duda sa performance ng ahensya. Hindi wala ba kay balak na kausapin na siya once and for all para ma-trash out kung ano man yung mga nagiging problema para hindi na siya. Kasi hindi daw siya titigil sa pagsasalita eh. Opo. Kasi po meron pong freedom of expression. Mm. Kaya lang po nakikiusap kami para naman po hindi mapahamak yung mga kasamahan namin. Mm. At baka meron na siyang nasasabi. Mm. At yung mga sindikato naman po ay natutunogan na kung sino yung mga taong ginagamit namin. Mm. Nakataya po yung buhay nila eh. Baka po pwede ho yung mga confidential. Eh wag na pong ilathala sa publiko. At ito po yung delikadong trabaho po ito. Mm. Hindi po ito basta-basta. Katunayan nga po nung ako'y umupo diyan sa PIDEA, ang dinatnan ko po ay patay eh. Kasi may napatay kami one day before I assume na agent eh. Naagaw po doon sa bypass operation, nadukot po at hanggat napatay. Yun po sa marijuana eradication natin eh. Hindi man nagkaroon ng labanan dahil nga po matatarik ang bundok, nalaglag po sa bangin yung isang kasamahan natin. At nasaktan din po. Kaya doon kami po ay sa aming pananaw, dapat po yung mga confidential information ay hindi na po nilalathala sa publiko. Actually, in fairness po kay Agent Morales, kahapon wala naman siyang mga binanggit na mga confidential information during the interview. Although, ang sinasabi lang talaga niya, eh, bakit ayaw akong kausapin ni Director? Director General? Napunta na po kasi ron sa ayaw ko siyang kausapin. Oo, yun nga po talaga. Ang tanong ko, ano po ba ang dapat namin pag-usapan? Pumunta na po siya sa media. Ano pa po ba dapat namin pag-usapan? Malabo na talaga mag-usap. Ganun yung formal yung communication papunta sa akin para maintindihan ko kung saan po nang gagaling yung kanyang galit. Mm. Kasi po ako yung nagtataka eh. Kasi nung dumating po ako dito sa PIDEA, iniimbestigahan na po ng NBI yung kaso na 8 million eh. Wala na po akong kinalaman doon sa investigasyon dahil lang inutos po ng ating Pangulo, yung NBI po mag-imbestiga. Nirefer po ng NBI yung criminal case sa DOJ, hinihintay po natin na resulta. Yun naman pong administratibo, nirefer po sa ombudsman. Ngayon po, nung dumating ako dyan, sila po ay nasa admin holding office. Parang po yung floating sila. Mm-mm. Ang naglagay po sa kanila ron, si Director General Gutierrez nung siya pa'y nakaupo. Ngunit nakita ko na sayang yung kanilang oras. At ginawa ko po, inassign ko sila sa National Capital Region Office namin. Nag-hesitate pa po yung regional director. Ako yung nakiusap pa. Baka pwedeng natanggapin silang lahat. Talaga, bakit kasi po, meron naman pong mga pananaw yung ating mga kaibigan sa media nung ako po ay na-interview. Ang si Sir Ted Filon, sinabi niya, kakayanin mo bang linisin sa droga ang Pilipinas kung yung barangay Pinyahan, nasaan nakatayo yung opisina nyo, ay may mga tulak. Oo nga, inassign ko po sila sa NCR para ho i-clear yung barangay Pinyahan. Eh, puro nga yun daw ang inyuutos nyo sa kanila eh. Hindi pa po nila natatapos. Hindi ba? Meron pong mga drug personalities na approved doon, na-identify doon. Itaapat pa lang ho yung nahuli nilang pusher, tsaka aapat pa lang ho yung napadala sa rehabilitation. Nasa listahan po ay napakahaba. Ito, Director, medyo mabigat-bigat ho itong paratang. Ano kayo, ano daw ho eh, duwag daw kayo na drogin yung mga drug lords. Parang kumbaga, hindi naman niya sinabing kay protector o kayo may mga pakinabang dyan. Ano, pero sa madalit salita, parang hesitant kayo. Wala kayong balak na drugin yung mga malalaking drug lord. Ano, yung pong pinakamalaking drug lord po sa, babanggitin ko lang po ma'am. Okay, yung pinakamalaking drug lord po sa hulo, kung saan yung ating mga kababayan ay nagsumbong sa ating Pangulo. At yung mismong gobernador ay nakiusap sa akin na sila ay asikasuhin. Wala pa pong tatlong buwan na ako'y nanunungkulan. Na dismantle ho namin yung Ameril Drug Group. Mm-hmm. Gumamit po kami ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines at nakiusap kami sa Special Action Force na samahan kami. Nahuli po natin ito, kaya lang lumaban, kaya po siya ay napatay. Nahuli po namin yung apat na kasamahan niya. Dito po sa hulo,
nagkakabarilan po rito pag nagbabaybas kami. Pero hindi po kami natakot. Mm-hmm. Within 3 months of when I assumed, na dismantle natin to. Nasundan po ito doon naman po sa neutralization ng Dawami Bangi Drug Group. Ito pong mga operation na ito, pinamunuan po ni Director Albani. Dito po, baliktad naman. Nakahuli po kami ng suspects, pero nagkabarilan din. Yung tao naman po namin na nabaril sa paa. At ang sumunod po na pinakamalaking, isang malaking accomplishment natin, doon naman po sa Cotabato, kung saan yung Musarip Dalgan Drug Group naman po, ay nahuli po ang na-neutralize ng ni Director Ruiz. Dito po sa operation na ito, ginamitan po namin ng tangke. Kami para mahuli nyo lang. Kami po yung nakiusap sa Armed Forces kasi po, ang gamit po nila, 50 caliber na baret. Meron po kami nakuhang M60, may nakuha kaming bar, dalawang M16, dalawang M203, isang shotgun, isang .45, tsaka isang .22 rifle. Ano pong ibig sabihin na ako'y takot? Wala naman po akong pinagbawal sa mga tao ko. Nung ako po'y umupo, ako po'y nakiusap sa aking mga kasamahan, mag-shift tayo sa high-value targets. Hindi ko naman po pwedeng idikta sa mga kasamahan ko kung sinong dapat nilang hulihin dahil nakaayon din po sa kanilang kakayahan. Binigyan ko po ng freedom yung aking mga regional directors. Ayon sa kanilang kakayahan, tamaan yung mga targets sa kanilang hindi lugar. Hindi nyo sinabi na ang hulihin lang ay maliliit. Documented po yan, ma'am, na ako mismo ang nakiusap sa mga tao ko na mag-shift kami. Nasa strategic plan po natin yan. At isinabmit din po natin sa DBM yan as basis for our performance. Doon po sa Region 1, 12 po yung regional target personalities nila ron. Isa na lang po ang naiiwanan. Hinuli na po lahat ni Director Tasio. Ganon din po sa ibang mga region. Sa Region 5, 200 grams. Ito po, last Tuesday, nakahuli po tayo within one day, 150 grams and 1 kilo. Yun pong Special Enforcement Service. Gusto ko pong ibalita, kagabi lang, nakahuli na naman sila ng 1 kilo. Ngayon po, pag tinignan natin yung dynamics ng problema sa droga, syempre po, hindi lang naman po ang PIDEA ang nag-ooperate. Meron po tayong suporta na nanggagaling sa PNP. Meron po silang Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force. Pinamunuan ko po yan. At alam ko na malaki po yung kanilang intelligence, access sa intelligence sa mga Chinese and Chinese drug groups. Kung makikita po ninyo, sila po yung maraming nakukuha laban sa grupong ito. Bakit pa natin guguluhin? Doon naman po sa West African Drug Syndicates, aking napag-aralan na yung NBI naman po ang may access sa intelligence. Kaya po sila rin yung nakakakuha. Kumbaga sa, may kanya-kanya. Yes, may kanya-kanya na po kami. Yung hindi naasikaso ng ibang ahensya, yun naman po ang pinupunuan ko. Nako, eh paano, Director, paano nyo balak resolbahin ho ito? Isasanction nyo ba itong si Morales? Baka naman po, pag sinanction natin ngayon, ay lalabas na tayo vengatibo. Ako po ay isang katoliko. Kaya nga po ako'y mananawagan sa kanya. Baka po pwedeng pumunta siya sa simbahan, magdasal siya. Ano ba talagang gusto niya? Ayaw niya sa inyo pumunta? Bakit po sa yung galit niya ay napakalaki? At kanino po ba siya galit? Sa sindikado po ba o sa mga kasamahan niya? Mukhang sa inyo galit eh. Hindi po ako sindikato eh. Kasi mukhang kayo, naliligaw siya. Kasi di ba kayo yung binabakbakan eh. Di parang ang, hindi po ako sindikato. Okay. My record will show that since I was assigned in Nueva Ecija, noong 1980, 2 taon po ako sa Mindanao na nakipaglaban. Tapos po na-assign po ako Central Luzon, NPA naman. Dahil may problema sa marijuana noon, pinakialaman ko kahit ako po isundalo, hindi ko po trabaho yan. Kilo-kilo rin po yung nauhuli ko. Kasi ako po ay na-assign na regional director sa Region 3. Nakahuli po kami ng 1 kilong cocaine sa Zambales. Ginamit po namin yung asset namin, pinapunta po namin sa Samar Leyte. Nakakuha po kami ng mahigit 100 kilos na cocaine. Bakit po ako matatakot? Gampanan yung trabaho ko. Kung ako po ay natatakot, hindi ko natatanggapin yung pagiging director general. Nga, Director, yung mga binabanggit ninyo mga accomplishment, maganda, di ba? Ngayon, dahil nga nagsalita si Morales laban sa inyo, parang siyempre nagkakaroon ng duda sa kakayahan ninyo na parang tiwala na baka nga ito si Director General Cacdac ay talaga nakikipagsabuatan sa mga drug lords. Ma'am, so, kaya lang po ako humarap sa inyo. Very unfair ho sa aking mga kasamahan na sabihing piso-piso lang. Araw-araw po tinataya ng aking mga kasamahan sa PIDEA ang kanilang buhay at ang kanilang kaligtasan. Kasama na po yung kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Hindi po totoong piso-piso lang ang gusto kong hulihin. Nakadokumento po. Ito po, dala ko eh. Sinabit po namin sa DBM ito. Ito, dala mo makapal. Opo. Dati po, ang basihan is number ng pusher. Sabi ko, no. Gusto ko quality operations and quality targets. Okay. Sir, ito lang ano.
Mensahe niyo po kay Agent Morales, bukod doon sa sabi niya magsimba siya, ano pa? Ano pa ang mensahe niyo sa kanya? Nag-memo na po kasi sa kanya yung regional director niya. Ako po ay nabigyan ng kopya. Tinatanong po sa kanya ano po ba yung grupo na sinasabi niya. Kasi po, galing siya sa IIS, inahanap po namin yung mga files doon eh. Kaya hindi namin malaman kung ano yung target na sinasabi niya. Kung malalaman po namin, magdededicate po ako ng tao na inyo-neutralize ito. Pero habang hinaharap pa po niya yung problema niya doon sa 8 million robbery extortion case, ipagpaumanhin muna niya na I am exercising my discretion as the Director General na gamitin yung mga taong napagkakatiwalaan ko para sugpuin itong mga malalaking sindikato. Pagpaumanhin po ninyo, meron po siyang inaasikasong kaso na siya po yung posture buyer. Dito po sa Angeles, sa San Fernando, Pampanga, kami po ay nagulat dahil nung siya po ay nag-testify, nung November 7, niretract niya yung affidavit niya. So may kaso siya? Nung binaybas niya yung mga Chinese suspects, Albert Chua, tsaka Wen Miao, binaybas niya, sinabi niya, nakuhanan niya ng shabu. Nung nag-testify po siya, sinabi niya, tinaniman lang daw niya. Nalilito tuloy kami ngayon. Kung anong gagawin namin, ito po ngayon ay iniimbestigahan natin. Ano ba talaga ang nangyari? Ito ba'y talagang tinaniman niya o talagang binaybas niya? Ito po ngayon ay nasa Internal Affairs Service namin. Okay, sir. Panghuli, sir, ano ba motibo ni Morales? Ba't ginawa to? Yun nga po, ako'y nalilito. Dapat po ilinaw. Hindi ko po alam kung nagtatampo po siya dahil hindi ko po siya binigyan ng trabaho na malaki. Ako po ay hinihintay ko po yung desisyon. Ako nga po ay pupunta sa Department of Justice ngayon. Makikipag-ugnayan po ako kay Yusek Baraan. Ano po ba yung estado ng kaso? Kasi po hanggat hindi nare-resolve yan, mahirapan po tayong ipagkatiwala yung malalaking trabaho sa kanya. Lalong-lalo na, nung nagbigay siya ng nung testify siya sa San Fernando, sinabi niya na tinamnan lang niya ng ebidensya yung mga hinuli nila. So kami po ay nalilito talaga kung ano ba talaga ang kanyang motibo. Naku, maraming salamat po. Napakaganda pagkakataon ho, na ibigay niyo yung panig niyo, Director General Arturo Cacdac, ano, do sa mainit na issue ngayon, ano, sa dyan ho, PIDEA. Salamat po sa pakikipagkape at balitaan niyo sa amin ngayong umaga.